Sa puntong po ito, makakapanayam natin si Health Undersecretary at Treatment Czar, Dr. Leopoldo Vega. Magandang umaga po, Yusek Vega, at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din, Rafi, at lahat ng kikindig ngayong araw na ito. Apo, Yusek, kumusta lang po namin yung hospital utilization ngayon dito sa Metro Manila sa gitna nitong surge na nararanasan natin ngayon? Alam mo, Rafi, kung titingnan mo ang kabuog, yung all over the country, mapapansin po natin kahit na tumataas yung COVID positive cases natin, eh tumatama yung healthcare utilization natin ng mga 43% sa mga isolated bed, which is low risk. Pero tumataas na ho to kasi compared ho nung mga 2 weeks ago, nasa mga 30 plus lang tong utilization. Samantalang naman dito sa Metro Manila, napansin namin na pag yung mga last 3 weeks, yung pagtaas ho ng active cases natin ng o yung mga new cases ng 2,000, 3,000 hanggang umapaktay sa 5,000 plus, tumataas din ang healthcare utilization. Last week napansin po namin na yung utilization po ng mga isolation beds at saka itong COVID beds natin, umaakyat na po. Dati nagkaroon ng 50% lang yan, ngayon nasa 64% na to 55. Mm-hmm. yung pag-utilize ng mga isolated beds at saka yung yung COVID beds ano for the wards and the isolation. Pero iba ang takbo ng intensive care unit natin dahil mas kokonti nga talaga naman ang number ng intensive care units natin dito sa Metro Manila, tumatama na sa mga 64% overall. Pero ang meron mga areas, lalo na sa Makati, Quezon City, sa Taguig, napansin po namin na talagang ang ibang private at saka public hospital nasa high risk category na. Dati-dati mm-hmm. moderate risk, ngayon nag-high risk category na. Pagminsan may umaabot na ng mga 80 to 85%. So ito yung kalagayan ngayon ng healthcare utilization. Yusek, kung magtutuloy-tuloy itong trend na ito, yung mga high-risk na mga ospital, lalo na sa mga nabanggit niyong syudad, kailan po kayo maaabot at maging critical na mga ito? Alam mo, kailangan talaga tayong magkumawa talaga ng response ngayon, Rocky, kasi alam naman natin noon pa, noong last year, merong mga appropriate response tayo na maganda ang solusyon sa pag-mitigate sa pag-contain ng virus. Huwag natin papabayaan na mag-abot ng critical risk talaga kasi ang experience natin last year, yung mga hospitals na umaabot na talaga sa critical risk, yung one hospital command natin, nagko-coordinated care na sa mga region 3 at saka region 4. So inaayos na ho namin ngayon yung aming correspondence at saka yung aming connection sa mga different private hospitals sa Region 3 at saka sa Region 4. Baka mangyari na naman po magta-transfer ang one hospital command sa mga patients na nangangailangan ng care sa outside of Metro Manila. Pero yung set, nabanggit nyo rin po kahapon, I understand na nagsimula na ito, may mga nire-refer na mga outside of Metro Manila, particularly doon sa mga nabanggit yung mga lugar. Nag-start na po yan, Yusek? Meron ng mga referrals kami kasi meron kasi mga, alam mo, yung mga private hospital, nagre-refer, gusto ho nila, lalo na yung mga pasyente na sa private hospitals, ano, kailangan gusto nila ma-transfer din sa isang privadong hospital. So okay. Ito yung hinahanapan ng one hospital command na nakita po namin may mga areas sa Region 3 at saka Region 4, depende ho sa pasyente kung gusto ho nila. Pero kung gusto naman nila po nasa public or retained hospitals natin na may COVID referral talaga, open naman po. Sa isang hospital ho natin na COVID referral talaga, meron lang mga 55% ang usage ng intensive care unit. So ang sinasabi niyo po, Yusek, yung mga referral na yon ay choice kasi ng pasyente dahil hindi naman dahil talagang punong-puno na yung mga ospital sa Metro Manila. Gusto rin nila ay privado rin na tayo nila mapunta sa pampublikong ospital, Yusek. Oo, isa yun, Rafi, sa choice kasi ng pasyente at saka in-honor ho namin yan. Kung gusto ho nila mag-transfer, magta-transfer lang talaga sila sa mga private hospital.
Sa pinakabagong projection din po ng Okta Research, sinasabi na posibleng umabot ng 11,000 new cases per day ang NCR kapag hindi naabatan itong surge. At 6,000 naman kapag naabatan at bumaba ng konti yung mga kaso. Pero malaki pa rin po yun. Yusek, kakayanin po ba ng hospital system at least sa Metro Manila? Tama. Rafi, nakakaano yun. Nakakalarma talaga yun. Yung mga projections ng ganun, ano? Ang ginagawa naman ng Okta naman, yung mga projections na yan, yung mga mathematical computation nila, talagang aabot ng 11,000 at saka yung 6,000 na yan. Pag wala tayong ginagawa, talagang yung assumption noon, kung wala ka talagang ginagawa na parang pababayaan mo, talagang aabot yan. Kaya ang ginagawa po natin ngayon, parang lalo-lalo na sa treatment side, we have to make sure na ma-reactivate namin yung mga response natin noon. Lalong-lalo na sa bed allocation ng mga COVID patients. Kasi alam mo ngayon, marami ding mga hospital na nagtatanggap pa rin ng mga non-COVID, lalong-lalo na mga elective. So ang ginawa ho natin yan last year, sinuspend ho yung mga elective admissions sa mga hospitals para magkaroon ng sapat na number of bed allocated for COVID. Ito yung isang pamamaraan, so adjustment na gagawin ho namin. Pangalawa, yung kailangan din na improve na rin namin ang number of ICU beds compared to last year, ano? Kasi nagpagawa na rin kami ng mga, lalong-lalo na sa mga government corporate hospitals na sa lung center, na talagang dinagdagan ho namin yan ng number of intensive care unit. At saka meron pa silang 25 bed na modular hospital na ginagamit na ngayon. So, pero sa ngayon, meron din, sa ngayon po ba, Yusek, hindi pa naman kayo hihiling sa mga pribadong ospital na dagdagan din yung kanilang bed capacity? Kasi ang binabanggit naman ng mga pribadong ospital, kakulangan naman sa personal yung kanilang problema, Yusek. Okay. Sabi nga namin na parang last year na kung magbukas ho sila ng mga COVID bed, na nangangailangan ho sila ng augmentation ng ng human resource, open naman ang Department of Health. In fact, last year, ito yung ginawa namin na nag-augment ng mga healthcare workers talaga, both from public and private. Ito din yung gagawin namin. In fact, nami-maintain ho namin yung mga healthcare workers na na-hire noong last year yung kasaktakan ng pagtaas ng COVID. So ito naman, kung kailangan naman yung new hiring or kung gusto pa nila ng more personnel para nila yung clinical care ng COVID patient, handa naman ang DOH tumulong. Finally, kailan po kaya mararamdaman ng ating hospital system yung epekto naman itong mga ipinatutupad ngayong mga lockdowns at yung mas mahigpit na curfew? At sana kung makinig yung taong bayan is yung paghihigpit din sa pagsusot ng face mask at face shield. Kailan po kaya natin ito mararamdaman? Ilang araw po kaya? Alam mo, mararamdaman yan after 2 weeks, Rafi. Kasi yung mga quarantine methods natin ginawa to mga last week or early this week. Tapos mararamdaman natin to after 2 weeks kung bababa na talaga yung number of cases natin ng COVID. So kung patuloy ho tayo mag-adhere sa minimum health standard, lalong-lalo na, i-enhance ho natin. Kung kailangan nyo mag-double mask, sinasabi ko nga, mag-double mask na kayo, lalo na kung cloth mask lang ang ginagamit nyo. At saka tuparin nyo talaga yung social distance at saka hygiene, ano? Yan ang pinaka-importante talaga. In fact, not more than 30 minutes talaga kayo or 15 minutes makipag-interact sa isang tao para hindi ka naman magkakaroon ng transmission. So, ito yung sinasabi namin pag together with the LGU na meron silang granular or yung tinatawag nilang containment strategy na localized lockdown, very effective naman yun. Nakita natin yung last year na bumaba talaga nung ginawa to. So ito na naman ang response natin ngayon. May mga good practices na ang mga local government units noon kung anong ginawa nila. So it's a matter of implementing it now again and then improving on it. So palagay ko in 14 weeks we'll be able to do that. Okay, sana nga po. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinahagi po sa Balitang Hali. Salamat din sa Rafi. Si Health Undersecretary at Treatment Czar, Dr. Leopoldo Vega.